May nakapanood ako ba? Nag-message. Ang sabi. Di ba po tapos yung second video? So, may nakapanood na. Siya po ay si... Ano ka? Si E o D si Beth? Si E po, sir. Si E. So, yung iba po, from D si Beth, may nakapanood na? Sir, meron po. Yung una pa lang po, sir. Basically, inano ko na, napanood yun na yung mga videos. Pero, i-discuss ko din siya ngayon. Pero, pahapyaw na kasi, alam mo, na-explain doon at meron pong mga videos na naka-encrypt doon sa lecture. Pero ngayon ay i-discuss ko din siya. Nang hindi siya, pero wala na mga videos na ipi-play para kasi mapatagal pa yun eh. I-discuss na po natin siya ng diretso. Pasensya na po at ngayon lang ulit ako nakapag-klase kasi last May positive po ako. And after po nang may, ako po ay nasa quarantine facility para hindi na po siya lumala. Kaya po medyo nawala po ako ng ilang linggo. Then pagdating po ng 3 weeks ay may accreditation po agad. Nakasalang po ang BSRG. So talaga po medyo busy po lahat. Actually kala ko hindi ako nagkasakit. Dahil talaga pong ganun. Medyo mahirap po magka-COVID. Hindi ko alam kung nababaccination na may vaccinate, mayroon ng vaccination plan ang LGU and the national government para po sa age ng ninyo. Kasi alam ko ay meron na siya hanggang 15 or 16. So please, kung meron po kayong chance na magpa-vaccine, ay i-grab dyan na po. Pasalamat ako dahil hindi po naging malala yung ano, medyo meron po siyang meron po talaga siyang hirap na ano, kasalanan sa quarantine facility ka talaga. Pero doon ako nakapagpahinga ng maayos. Nawala na ako ng stress. Pero pagbalik ay sobrang stress. So, dahil po medyo late na po tayo, wag po kayong mag-alala dahil mabibigyan po namin kayo ng grace. Mag-extend lang po talaga tayo. We have we will extend po siguro until August para po doon sa mga requirements na ipapasa. Pero hindi po ako magbibigay ng requirements ng sobrang bilisan. Kunyari, magbibigay ako ngayon, next week agad ang ipapasa. So, para po mag-compensate natin ang extend po tayo. Pag-meet pa rin tayo pero on your schedule na mukhang wala naman sigurong matatamaan na klase kasi po kayo ay ano na lang, OG. DCBET, tama DCBET to, di ba? Section, both sections ay magagaling rin po sa CE ang inyong magiging OJT advisor. At mag-meeting po kami sa Saturday regarding po dyan. Okay? So, start mo tayo sa soil size particle. So, last time, hindi ko na alam kung kailan tayo nag-meet. Nag-discuss po tayo ng mag-open ako ng camera. Ay, nag-record na ba to? Tayo regarding dun sa soil. So, we classify into 3. Into 4, actually. Sa atin ay meron tayong gravel, yung mas malaki. The sand, silt, and clay. And we discuss po kung paano po ang bawat soil, ano po ang mga karakteristik niya, gaano po siya nakikita, kung gaano po siya na-classify as ganon. So, we will run down kung paano talaga siya na nakakascale at kung paano siya na nakaklassify to the different types of soil. So, ito po ang soil size particle. Sorry.
kasi may ano. Ang soil size articles po ang isang way to know kung ano bang mga klaseng soil yung mga nandito or kung ano nagawa po natin. So sa video number 1 po ay nandun yung mga experiment kung paano siya ginagawa, yung apparatus kung paano siya step-step process kung paano po siya kina-classify. So please watch niyo po yung video na yon. At mayroon po doon kung hindi niyo makikita sa laboratory ay makikita niyo po siya doon sa video. Pero dapat po ay magagawa natin siya in the real life po. Actually ang soil mechanics po ang Geotech 1 ay isa sa pinaka-kompletong apparatus dito po sa equipment dito po sa CE sa engineering. Okay? By definition, sabi daw po, ang particle size ay grade analysis. So, alam niyo po yung bistay nung sa construction, alam niyo po yung bistay, yung dalawang hawak ng tao tapos binibistay ang buhangin. Sineseparate po niya yun sa at saka yung merong malalaki or pwede papunta ng gravel yung size. Yun po yung tinatawag na bistay. Pero dito po, masyado tayong technical, ang tawag po ay sieve lang, sieve analysis, which is, hindi po siya ganun kalaki, hindi po siya bistay na dalawa hawakan, at meron po siyang corresponding number, depende po doon sa inyong pangangailangan, ang mga sieve na po na yan. I-explain po mamaya. Next, sieve for larger particles. So, meron tayong mga sieve for larger particles. Meron din tayong yung mga fine particles. Ang larger particles po ay tinatawag clay and silt. Parang yung mga burak, yung papunta ng semento po. So yun po yun yung mga maliliit, maninipis na kasi ng soil. Pero hindi na po siya sinisip. Siya na po ay hydrometer na po ang ginagawa. So, nandun din po kung paano po ina-experiment ang hydrometer. Meron po doon sa video. Okay? So, ito po yung hydrometer. So, meron po kung lupa or ito po yung mga less than particles. Diyan, tapos lagyan po ng water. And then, ipe-penetrate po itong malaki nito. Tapos, titingnan po kung gaano siya nag-penetrate doon sa ating sample. Okay? So, meron po doon sa video na sinend ko po kung paano siya ginagawa. So, sa sieve analysis po, meron po tayong tinatawag na mga conditions, which is, kailangan natin malaman. Yung 3 inches po na sieve, ito po, ano yan, ang mga karamihan po dyan, from 3 to 4 na nag-pass through, ang tawag po dyan ay gravels. Sa sieve number 4 pababa, ang tawag po dyan ay sand. Tatandaan nyo ha, yung number 3, yung number 4, at yung number 200. Yung 200 po, yung lahat pong na nasa less than 200 o mababa sa 200, yun po yung fines. So, in short, the gravel and sand, ito po ay ginaano sa sieve analysis. Ito. Then, sieve, pagkatapos mong masieve, yung mga fines less than 200, yan po, yung mga nag-pass through sa 200, yan po yung fines. Yan po, ang magagawa nyo na pong experiment dyan ay hydrometer, yung kanina. Okay? So, ito po ay sieve analysis. Sieve analysis pa rin po si fines, pero mas classify dyan, meron ka na pang hydrometer na ginatawag. Okay? So, na nakikita. Napansin ninyo, iba-iba po yung mga sizes. So mayroong mas fine, mayroong mas madami pong doon sa ating sieve. So siya po ay bilog, pinapatong-patong po siya from malaking opening hanggang pababang opening para po okay? So ito po ang sieve designation sieves larger than 4, number 4. Sieve designed by size of the opening in the sieve. So lahat daw po larger than 4, na number 4, ay directed sa doon sa opening po nito. So ito po yung ang laki po ng opening, mukhang
kung saan po dyan ay magpapass through lahat, yung mga gravel or yung mas malalaki. So again, meron tayong gravel, sand, silt, and clay. Sir, ano po ba yung mga, kasing, meron po bang mas malaki sa gravel? Meron. Ang tinatawag po doon, yung cobble, i-discuss din, papakita. Yung cobble, yung alam niyo yung panghilot? Alam niyo po ba yun? Yung panghilot, at saka yung susunod doon, yung, kaya meron tayong ball. So, ayun po yung mga klase ng ating mga ng soil. Okay? So, yung larger, ito nga, designate the size of the opo, yan. Pero pag smaller po yung ating sieve, yung 1 inch po na yan, ang tinatawag yan, bibilangin mo lang kung ilan yung grid. So ito ay 1, 2, 3, 5, 6, 7. So ito ay sieve number, 10 pala. Ayun pala yung 1, hanggang pala dulo. So ito po yung kunyari, ito pa yung 1 inch, ito. Four, five, six, seven, eight. Siya po yung sieve number 10 ang tawag. So, pagka 200 po yan, sieve number 200, sabihin sa 1 inch po yan, isang 200 po yung grid. Ibig sabihin, yun na po yung mas pinong-pino. Si sieve number 200 po ay essential dahil siya po yung boundary in between sand and silt clay. So lahat po na nag-pass through kay sieve number 200, siya po ay, wait lang, may tumatawa. Hello po. So, may kinarify lang. So, ayan po. So, kung sieve number 200, yun nga, yun yung boundary ng set, silt, clay, at saka sand. Okay. Tandaan, number 3, yung soil natin ay hindi well distributed. Meron din gap graded. Yung gap graded naman, yung pangit, tapos gaganda. So, depende po sa soil distribution. Ito po ay wala tayong control. Soil distribution lang po. Wait lang, meron pumapasok po ulit.
Sir, di po kayo marinig, sir. Ah, hello po. Sorry. Okay. Kanina pa ba? Sorry. Naka-off pala yung mic ko. Kanina pa ba? Sorry. Saan ako nag-stop? Dito? Opo. Ayan, sorry. Yes. So, yun nga. The system based only on the particle smaller than 3 inches. So, yung mga greater than 3 inches po ay hindi na po kaya dito sa particle size distribution. So, hindi na po siya na pwedeng ipasok doon sa ating sieve. Medyo malalaki na po 3 inches. So, sabi daw po, the 3 inches to 12 inches po ay cobble. Ito na po yung kanina. Ito yung mga panghihilod na kasing laki na mga bato ay hindi na po kaya sa particle size distribution. So, normally 3 inches to sieve number 4 ay gravel. So, yun po ang classification ng gravel. Next po ay the boulder or boulders, yung ating kung saan nag-ano po ang ating bulldozer. Yun po yung mga boulders na tinatawag. Sa greater than 12 inches po siya. Ako, hinahanap pala ako sa kabila. Wait lang po ah. Makikinig lang po ako. Ayan. So, yan po yung boulder. Then, yun nga, the gravels. Pero meron ka lang percentage dapat na kinukumit. Di ba, sir, Ed, sa ano, unit action plan? Hindi naman sinabi doon na, imbawa, sinabi doon sa ano, 100% participation in that activities. Meron siyang per year na commitment sa action. Hello po. Sorry ah, mayroon background ako na ano. Nag-meeting sa kabila. So, ayan po. So, balik po tayo. Next is sands are between number 200 and number 4. So, ayan po kanina na-explain naman. And fines are yung smaller than 200. Pansinin niyo yung 200 ha. Ito ulit, i-imagine niyo kung hindi niyo nakita or ma-imagine. 200 kung grid. 200 na grid yan. Sa 1 inch. So medyo talagang masinsin. So lahat po niyan ay yung tinatawag na fines. So sa fines ay dalawang category. Siya po ay silt. Ito po yung clay. So ayan po. Problema natin yung QAR first quarter pa lang. Nagsasubmit pa lang tayo ng second quarter. Kaya ang ina-assess natin. Okay, so ito po ang mga parameters sa particle size distribution curve. Ito po yung hinahanap. The sieve number 10. Effective the D10 or the effective size. This is the diameter of the particle size distribution curve corresponding to 10% finer. It is used to measure the hydraulic conductivity and the drainage through the soil. So ibig sabihin tong hydraulic conductivity, ito po ginagamit tong itong D10 na to para malaman kung gaano nagsisip yung water doon sa soil. Kasi ang soil po ay meron tayong tinatawag na voids. Kung na ano niyo po, may mga voids po tayong tinatawag, which is ano po ang voids doon sa soil, siya po ay any po air, sino pong mag air and water po, air and water. So kung meron po tayong mga soil na hindi pa compacted, meron po talaga tayong mga area for the voids po, which is doon po nagpo-flow yung tubig. Ang isa pong kalaban talaga ng construction ay water. Kahit po yung pader or yung concrete po natin, which is basically ay solid na,
pansinin niyo ngayon tag-ulan, 'di ba? Pagka meron kayong mga ano sa bahay yung tulo, laging kalaban noon ay tubig kasi ang tubig po ay zero number of that activities implemented. Sana ganun tapos pero may nag-attend ng seminar. Pero meron pong ano teka lang na ano na ako dun sa kabila. Nilaksan ko lang para marinig ko. Makikipag ano rin ako dun sa kabila eh. So basically yun po D10 size. Paano nakukuha po sir yung D10 doon sa particle size distribution curve? Umpisan ulit natin dito. Ito po ang particle size distribution curve. Ang D10 daw po ang sabi ay 10% finer. So ito po yung curve kunyari. Ito po yung curve. Kung makikita po natin yung D10, kailangan natin makuha itong 10% na to. So ipoproject natin siya dito. Kung anong natama doon sa curve, ibababa natin dito sa particle size. So ito po yung particle size natin. Ayan. So babasahin po natin yan. Medyo mahirap po siya kasi semi-log, hindi po siya linear. Kung linear po siya, madaling basahin. Tama po ba? Kasi pare-parehas lang yung slope noon. The rise and run ay pare-parehas. Siya po ay semi-log. So talaga pong kanya-kanya pong tingin ang D10, D30, D20 na ating mga particle size distribution. So D10 po, bakit kailangan itong particle? Ibig sabihin, yan po yung ating lalo kung magde-design tayo ng ating mga subgrade na sa lupa sa ating highway. So para malaman natin yung soil natin ay kung gaano ba siya nagsisip. True, kung mabilis ba ang sip dyan, marami ba siyang, hindi ba siya doon compacted yung soil. So, ititreat po natin para po maiwasan yung mga voids doon sa ating gagawing project. Okay? So, we have the D10. We have the uniformity of coefficient, which is sabi daw po ay, siya ay one of the two selections on the distinguishing soil consist of a mixture of particle size. So, meron tayong corresponding D60 over D10. Siya po ay tinatawag na coefficient of uniformity coefficient or CU. Ibig sabihin po ang ating distribution curve po ay dapat well graded or uniform po dapat yung ating particle size doon sa ating soil sample. So, kailangan natin kung yung D10 ay 10%, so dito ay may D60. So, hanapin natin yung 60%, ipa-plot natin, kukunin natin yung opening in mm. So, i-divide natin si D60 at saka D10, makukuha natin si CU. So, malalaman po natin kung ang well-graded po ba yung ating sand or well-graded yung sand or gap-graded po yung sand. Depende po dito. I-explain po yan pagka thoroughly na nandun na po tayo sa pag-determine ng ating mga soil into a classification na. Meron kasing mga apat na agency na nagka-classify ng soil. At yun po yung ginagamit doon sa design. So sa, lalo na sa geotechnical engineering and lalo na sa foundation po natin. Okay? So we have the graduation, coefficient of curvature or the CC. Kung kanina po ay D60, D10, dadagdagan po ng 30% passing. So again, meron tayong 60, 10, and 30. Then again, the last one is the sorting coefficient. So D75, D25. Actually, ito pong sorting coefficient ay medyo hindi ginagamit. We use lagi the CU, the CC. So ang kailangan natin malaman ay D10, D30, then D60. Okay po? Malinaw? So, we have these methods of determining the percent of gravel, sand, silt, and clay. So, sabi ko sa inyo, merong agency na gumagawa ng, na nagka-classify ng soil using sa kanilang mga criteria or parameters. Iba-iba po sila na na-determine kung ano yung sand, silt, clay, gravel. So, we have this, the Massachusetts Institute of Technology, the MIT. Meron din siyang USDA, meron din po siyang AASHTO, at meron din po siyang USCS. So pansinin niyo po, ang gravel, almost pare-parehas, 2 mm,
si MIT at saka USDA ay parehas po ang classification ng gravel, greater than 2 mm. Si gravel po sa AASH to ay 76.2 mm to 2 mm. So meron siyang limitation lang. Then after po ng 76.2 or more na size niya ay siya po ay cobble na. Ito ay 76.2, ito po ay merong medyo mas ano ito yung kanya ay 4.75 mm si USCS. So sa Pilipinas po ang ginagamit po ng DPWH standard sa mga highways and roads ay si AASH to po. Ito po ang ginagamit nating standard to compare kung tama po ba yung mga subgrade material natin, kung tama rin po ba yung compaction ng material. So ito po ang AASH to. Sa materials po talaga then isa ring ginagamit. Ito po ay sa design ng roads, di ba? Sa materials testing po ang ginagamit po itong USCS. Si USCS po ay tinatawag rin da ASTM. So medyo conflicting pero almost the same po ang kanilang mga criteria. The sand, nakita nyo, 2.075, almost magkakadikit po sila. And 4.75 to 2. Then the silt, iba-iba po ang kanilang mga parameters. So, kailangan po natin ito tandaan. Okay? Then, the clay. So, apat po. So, we have this problem. Ang problem po nito ay meron po siyang sieve number, ang tupan, and opening. So, we have this mass. Naglagay tayo ng mass ng soil doon sa mga sieve opening. Then, sinib po siya. So, meron siyang number of minutes na sinib. Then, ito po yung mga na-retain sa bawat sieve. So, sieve number 4 ay wala pong na-retain. Then, sieve number 10, 20, 40, 60, 80 ay meron corresponding. Ang technique po dito, kailangan natin kunin yung total mass. Paano po kunin ang total mass? Siyempre, i-add lang natin yung mga mass retained kasi doon po tayo magbe-base. Paano, ano pong total ng mass retained po dito? Seven seventy-eight grams. So, 778 grams ang nilagay natin doon sa sieve, simula ang umpisa hanggang katapusan doon sa pan. So, ito pong pan, basically sa kanina, ito daw po ay sand, tama? At yung nas natira sa pan, siya po ay clay, silt or clay, tama? Basically, wala po siyang gravel kasi 4 yan, di ba? Kanina ay 3 to 4, tapos 4 to 200, next is 200 to and below. Okay? So, kailangan po natin kunin the cumulative mass retained. Okay, simulan natin. Ano ang na-retain sa sieve number 4? Wala. Tama? Kasi lahat ay nag-pass through by sieve number 4. Tama po ba? Ito kasi yung mass retained eh. So, wala siyang natira, so 0. Cumulative pass mass retained kay sieve number 10. Ilan po? 92 po. Siyempre, 92. Next? 257. 257 po. May ano ito, ano yun? Dito sa Zoom, di ba? Try nyo ngang anuhan, lagyan ng data. Annotate. Paano nga? Pa-annotate na lang kung ano yung data. Doon naman ako sa kabilang meeting. Habang sundan nyo na lang. So, ang gagawin ay community bus retained. Ano na retain kay SIB number 10? 92. Kay SIB 20 ay yung 92 plus 165. 257. Next. 257 plus 88 and so on and so forth. Sige po, paglagyan po.
Hello po. Okay. So ang technique mo diyan, CMR mas may equal dito. Ma'am, alam ko ang regular ay 54. Wait lang, titignan ko sa amin. Ano to? Ay, sorry. Yan. So, kailangan po ang technique. Ang technique po ay kailangan equal tong grams na to dito. Okay? So, ano naman ang cumulative mass passing? Ilan po ang nag-pass through? Sieve number 4, ilan po ang cumulative mass passing? Ilan po ang nag-pass through kay sieve number 4? Sagot? Zero po. Hindi. Wala po nag-pass. 778. Lahat po ng 778 ay nag-pass through kay sieve number 4. Tama po ba? Ah. Nag-gets? Uy. Opo. Opo, sir. Yes, po. Yes, sir. Ayan, yun yung gusto ko may sumasagot eh. Kahit hindi, yes sir. CMP. So meron tayong 778 nag-pass through kay sieve number 4. Ay nag-pass, tama. Ilan sumunod kay sieve number 10 nag-pass through? Ma-minus mo lang siya ng 92. Ilan po? 686. Next po, ito, minus ulit. Ilan nag-pass through kay 20, sieve number 20? Ang gagawin lang po ay minus si 165. Hindi po ito ha. Yung ito lang. Jojo, sunod mo na nga dyan, sir. Paki. Wala, regular. Ito na lang doon po. Paki. Hello po, pasulat po ng sagot, paano tape? Para may class participation. Nakikita ko sino nag-ano eh.
Okay, thank you. Thank you po sa nagsulat. So, next po ay percent final. Ito po yung percent passing or percent passing para mag-graph na natin. So, kailangan natin sa problem nito ay D10, D30, D60, CU at saka CC. Paano po makuha yung percent final? Ito daw po, CMP all over total mass. So, ito ay CMP 778 all over total mass times 1 times 100. Siya po ay 100%. Next po, anong value to? Sieve number 10? Okay, yung mga nasa engineering po na Salvador Cabrera. Sari lang kayong regular. Lahat, pati yung may ano. Ito, Andres, Apat, Gallego. Ito? Pati si Simang magsumbol? Eight po, kasama si Mama Magsumbol. Oh. Okay, pasensya na ha. Ilan po ang SIB number 10? Pakisagot. May sumasagot ba sa chat? Sorry ha, kasi na, hindi ko na. Hello? Hello? Ilan? 88.17 po. 88.17. Next. Pakisold na po. 88.97. 66.97. 97 po, sir. Tama. Next, ano po? 55.66. Next po? 35.73. 20.57. Next po? 10.03. Ito, alam ko, 0. 3.08. So, ayan po yung mga percent na nag-pass through. So, para po makuha si D10, D30, D60, ipa-plot to sa semi-log chart. Tama po ba? Then, ipa-project natin yung 10% passing, 30% passing, and 60% passing. Makukuha na rin natin si CU at si CC. So, ito po. Ay, paki-delete nga yung ano. Kayo lang makaka-delete yan, di ba? Yung nagsulat. Paki-delete po. Ay, ayan. Ayan. Thank you, thank you. Pero 9+3 yung I. Well, tapos dalawang kayo sa school. Ito siya rin yung isa. Lagay ko na ito dyan. Okay po. So ito po yung ating ano, ipa-plot natin siya. So once na plot, hanapin yung 10 30 and 60. Sir, paano po pag nagkaka may discrepancy? Actually, magagawa mo siya sa using calculator. Ito, pinag-compute ko pa kayo, meron pala ako nito. So ito yung ano, at least 'di ba, nakita ko na ano, naririn na nakikinig kayo. So kailangan natin kunin si D10, D10, D30, and D60. Tama po ba? So, tuturuan ko po kayo ng technique kasi medyo mahirap po dito sa graph kasi medyo hindi tayo magkakapare-parehas. Na-discuss din to sa video na sinend ko sa inyo. Kung alam po
po ay magiging magagamit niyo. Kung meron kayong calculator na merong regression function, meron po ba kayo noon? Kapit niyo po ba yung mga calculator ninyo? Let's try po. So ilagay po natin complex, mode complex yung calculator natin. So meron po na mode complex na. Hello. Opo. Yan. So naka-complex na po yung calculator nyo. So pag naka-mode complex na po, teka lang. So mag ano po tayo? Teka lang, wala pa lang mode tong ano ko. Ayan. So mode complex, so makikita niyo po yung ano, 1 to 8 tama. Nakita niyo po yung 1 to 8 na pagpipilian. Hello. So kanina po ang itong graph na to ay log chart. So kailangan natin kabaliktaran ng log. Ano bang kabaliktaran ng log? Ln, tama, di ba? Ln. So kailangan natin may ln. So kunin natin yung number 4. Makiklik, pag-click niyo yung number 4, magkakaroon ng x and y kailangan component, di ba? Kailangan yung tandaan yung component nito. The passing percentage yung y and the sieve size particle yung x. So, una, kung hanapin natin yung dtin, kumuha tayo ng 10% ito. So, ito po yung 10%. Ay, sorry. So, ito po yung 10% ang gitna nito. Tama? Dito makikita yung 10%. So, kunin lang natin yung x. Ang x po ay yung size particle. Ito ay type mo ay 0.150 and 10.03. Next po ay 0.075 tapos 3.08. So, pakitype po sa x and y. Na-type na po? Hello? Na-type na po? So pag na-type, i-AC nyo, pindutin nyo yung AC. So once na pindutin yung AC, type natin yung 10. Tapos, shift. Yung mayroong, di ba, 10. Tapos, shift. Tapos, yung mayroong stat na sa, ewan ko kung number 1 or 2 ba yun. Shift stat. Tapos, hanapin nyo yung regression. Tapos, ang kung nakuha natin ay yung diameter opening. Tama, ito. So, kunin natin yung x. 4. So, ang lalabas po ay 0.149555. Siya po ay D diameter 10% passing. Para ma-check, ito po ay 10.03. So, dapat, ito ay 3 point pababa. So, dapat ang opening nga niya ay 0.14955. Mas dikit na po sa 0.150. Na naintindihan to? Complex ln magiging ln tapos 4 yata 'yon. Tapos pupuntang xy, ilagay po yung x and y component. Ito po yung x. Ito po yung y, ito percent at ang x po ay yung opening.
Pagkatapos po, pindutin yung AC. Tapos kung 10 ka, lalagay mo lalagay mo yung hinahanap mong 10% passing, 10 shift yung stat sa number, yung 1 o kaya 2 yata yan, hindi ko alam, depende sa calculator. Then regression, tapos dahil x yung hinahanap, x yung merong arrow sa taas ang kunin. So ito po yung makukuha ninyo. Same with the D30, hanapin mo yung between 30. So ito po ang kailangan mong data. Pagkatapos 60, ito po ang kailangan yung data. Okay? Paki-compute nga ang D10, D10, D30 at D60 para po makuha natin si CU. Ano po si CU? D60 over D10 and CC is D30 squared over D60 D10. Paki-compute nga po kung ano ang makukuha nyo kay D30, D60 using this method. Sige, balik ulit ako sa inyo. Teka lang po ah. Sir, pwede. Pwedeng walang masters pero hindi siya dapat full-time. Based sa BCMO number 86, series of 2017. Hindi, general po 'yon sa technology. Wait lang po, binubuksan ko na. Sa
May sagot na po kayo? Ilan po si DPM D30, D60? Wala pa po, sir. Ha, hindi nyo ba nasundan to? Oh, ulit. Nasa complex po tayo, ha? Ay. Sorry. Sorry. Hindi ko alam na kaon pala yung mic ko dito. Sorry. Yes, sir. Hello po, kumusta? Hindi niyo po ba nasundan? Nasundan niyo po ba? Mode complex for X and Y for D60, D30. Ang lalagay mo sa X and Y ay 35.73. Ay, Y pala yan. Sorry. 35.73 at 20.56. Ang X po natin will be 0.250 and 0.180. So, itatype nyo 6, 30, tapos shift, stat, regression ulit. Regression, X. Ito, hindi ko alam kung anong calculator to, 1 o kaya 2 nakalagay ito. Hindi ko alam. Nandun kasi sa isang PC yung emulator nung ano eh, calculator, dun yung makikita kung paano. Sorry. Na intindihan po ba? Ayan, may nag-chat. Ayan, meron. O, D30 ay 0 point, may nakakuha. Very good. 0 point 22083 at D60 ay 0.5545. So, nakuha po. Then, kaya na po i-substitute si UCC. Isa-substitute nyo na lang po. Okay? Naintindihan? Para po sa susunod na activity. Ito po ay GCash problem. So, ito po ang makakasagot nito ay magkakaroon ng load kaya ng GCash, 50 pesos. So, kailangan niya i-fill up itong mga doc, ang ito.
Then, kailangan niya ibigay sa akin ang D30, D10, D60, CU, and CC. Paki-compute po. Ha? Paki-DM po ako dito sa Zoom. Ha? Paki-DM. Hindi po siya everyone. Pagka everyone po ay disqualified, DM po, ha? Ako dito sa Zoom. Sige po. May sumasagot po ba?
Hello po, may sumasagot po ba? Yes po, sir. Yun, yun, yun. 16 na lang, may 16 faculty members na mag-engage sa research. Ngayon, July 27. Yan naman? Oo. May 2 faculty members pa wala tayo. Sir? Yes po. Okay na po sir. Okay na po. Thank you sir. Ah, sige, sige. May klase. Pangako talaga. Pero hindi na pwede paulit itong mga to, di ba? Oo, kasi nakaulit. Kasi lang eh. Si may labot ng pinky. Literalik pa, wala na pagkat kayong ano, no? Mag-meron na. Mag-meron na. Wala si Sir John. Meron akong nabata na ng post yata. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 5, 5, 5, 40% na. 40%. Ay, baka naman na mag-meron si Sir John. Oo. 40% na. Mga GCash problem. Pang isa yan sa apat. Apat yata ang GCash problem ngayon. May nag-DM na po na dalawa. So, si galing po sa CE, si John Emerson at si Hannah
Madel. So, dalawa na po yung nag-ano. So, nakuha po nila na D10 is equals to 0.150634. At D30 is 0.170097. And D60 is equals to 0.288408. Therefore, the CUNCC is equals to 1.91 and 0.67. So, meron po sila ang dalawa ng 50. Mamaya isi-send ko po ang sa True GCash. Paki-send na lang po sa representative kay Almira kung sino, ano po yung number at isi-send po sa akin. Okay? Huwag na kayong mag-DM kasi baka natabunan yung mga message niyo, promise. Si Almira na lang o kaya doon sa GC ng mga representative. Okay? So, naintindihan po ba ito? May tanong po ba doon sa ating sieve analysis? Hello po. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Yes, po. Ayan, nandiyan pa pala. Kala ko wala na. Again, paki-DM po si Almira na lang sa Facebook. So, yun po yung unang part ng video na sinend ko sa inyo. Ito po yung second part na video, the weight-volume relationship. Dito po, si weight at si volume ay merong relationship. At siya po ay evidently saan po natin nakikita ang weight and volume. Hala, naka ano yata? Wait lang, iayusin ko lang ha. Sige sir, ako na bahala. Pasensya ka na, may klase ako sir. Ngayon ako nagklase all throughout to ka na. So, buti po si weight and the volume ay merong mga relationship. So, dire-diretso yata ito. Hindi ko ma-edit. So, ang relationship po between the weight and the volume, volume ay evidently, meron kayong idea, the weight and the volume. Eche. Ay, sorry. Weight and the volume. Ano po ang relationship ng weight and the volume? Hindi ko matanggal yung animation. Lalagay natin doon sa target. Yung title po, Project A is capital po lahat. A-E. Tapos yung smart delivery 2020 at best for the presentation. Pagkatapos ko na 2020 at best for at best poster presentation. Nakama nila lang yan. Parang hindi siya dyan dapat mag-call. Merong item dyan na para sa students. Oo, nakita ko nga naman yan. Meron siya, yung sa students ay sa bandang baba pa yun. Ay. Hello. So, sa weight and volume po, ang ating
ang tawag dito, most evidently, na relationship between the weight and the volume ay, ano po? Yun po yung tinatawag na density. Diba? Density, ano po ang density? Is equals to mass over the volume. Weight over the volume is equals to, paano naman ang weight over the volume? Siya po ay unit weight. Diba? So meron tayong unit weight or the unit weight or the gamma. Tama po ba? Gamma yun eh. Or gamma is equals to weight over the volume. So this is the relationship. Actually parehas po siya ng fluid, sa parehas po siya ng hydraulics na umiikot lang rin po sa properties niya ay the weight and the volume. Ang problema lang po sa lupa ay pwede siyang pagsamahin ng tubig. So nagkakaroon tayo ng dry density, the wet density, bulk or moist density, and the saturated density or saturated unit weight. So pagka density, mas ang tawag, at pag sa unit weight or the gamma, siya po ay weight naman. So this is the phase diagram. Nandoon po sa video yung pag-derive ng mga formula na gagamitin. So, hindi ko na po siya i-derive sa inyo doon, dito. Na-discuss ko na po doon sa video. Please, panoorin nyo po. Meron din po mga technique kung paano po sa ang tawag dito? I-derive. Actually, meron dalawang tinatawag nga yung parametric pag sa aking condition. The parametric and the actual condition. So, sa actual condition po ay nakadenote po dito sa phase diagram ang mga air, ito, air, water, and solid. So, we have the volume ng air. Pagka tinatawag natin, ito ay volume side, and this is the weight or the mass side. Meron tong high gears, ma'am, Joe. Wait lang, sir. Sige, pagka sistema ko na lang, dagdag mo na lang dyan, ha? Ngayon yata yung high gears, ngayon taon yata yan, eh. Oo, yung April, ilagay na lang natin na January to June 2021. Oh, yes, sir. January to June. Kasi yun naman ang ina-assess. So, kukunin natin dito sa phase na to, we have the weight, volume ng air, corresponding volume ng water, volume ng solid. So, meron tayong tinatawag na volume ng voids. Ito po yung air plus water. Ayan yung volume ng voids. At syempre, volume total is volume ng voids of volume ng voids plus void volume ng solid. So, sa mass, wala namang weight or bigat si air. So, normally siya po ay zero. Mass ng water correspond dito and mass ng solid ay dito po or the soil. So, the mass total will be mass A, mass W, mass S, or mass ng water and mass ng solid or weight ng water or weight ng solid. So, by definition, the water content is the measure of water present to the soil. So, ito po, evident po ay meron talagang tubig sa soil dahil karamihan ay hindi naman na yung nahuhukay natin ay automatic soil or dry soil. Tama po ba? So, meron tayong nakukuhang pagkakumuha tayo ng soil, ang nakukuha natin doon ay basa na soil. Hindi naman siya automatic dry. So, pinagda-dry po natin siya, nilalagay natin sa oven dry. So, to get the water content, express ito ay in percentage the water content, mass ng water over the mass ng solid or weight ng water over weight ng solid times 100. So, normally it range from 0 to 100%. So, yan po ang ating water content. Next is the void ratio. The void ratio is measured to the volume of the void volume. So, ang ratio ng mga volume ng voids over volume ng solid, yun po ang tinatawag na void ratio. Volume ng voids over volume ng solid. We have the porosity N is measure the volume of void expressed in percentage. So, volume ng voids over volume total times 100. Theoretically, siya po ay may range from 0 to 100. Theoretically ha, pero nag-exceed po siya. So, pansinin niyo po,
ang aking isang technique, ang volume ng voids ay E, di ba? Volume ng voids over volume ng solid. So ito po ay volume ng voids, tama? Tapos volume ng total. Ang corresponding po niyan, titingnan mo yung volume ng voids. Ano ba ang volume ng voids? Ito yun. Ang karamihan ng volume ng voids ay, ito ay ginagawang 1. So ito ay void ratio E. So E over E plus 1. Yung ano na lang po, definition ay yung ano pala, yung ang tawag dito, derivation, panoorin nyo na lang doon sa video na isa. Okay? Mas maayos yung presentation doon eh, kasi ito ay nagdediretso. So the degree of saturation is the percentage of volume of the void volume filled by water. So ito po ay nire-represent niya, degree of saturation, kung ilan percent yung nafi-fill ng tubig doon sa volume ng void. So, volume ng water over volume ng void times 100. So, ang dry po ay ranges from 0. Dry po ay range sa 0. Ha, hindi po doon sa ay, asal ba yun? 0 to 100. So, ito pa ay 100 na saturated pag sobrang daming tubig. So, ang dry ay 0 pagka-saturation. Pag saturation is 0, ibig sabihin dry po yung ating soil. Again, paano nagiging dry ang soil? Kasi normally siya po ay moist. Ang basang soil ay tinatawag namin sana moist. Moist, tinatawag siyang wet at bulk. Yan po ang mga tawag sa moist or basang soil. So once na inoven and dry, doon po makukuha ang dry unit weight or the dry unit weight or the density dry ng soil. Okay? So illustration, E is equals to 1. Wala na yan. By definition, we have the bulk density. Ito po ay tawag na in current state. Lagi pong pagka ang problem po ay the density of the soil, automatic sa po ay bulk density. Kasi lahat naman po ng soil na kinuha natin o kinuha nating sample ay nandun siya sa current state niya. Ibig sabihin may tubig pa po. So in short, the density of soil is equals to the bulk density of the soil or the PM is mass total over volume total. So yan po ang ating evident. So meron siyang unit, tons per meter cube, grams per ml, kilogram per meter cube. So density. Pagka unit weight, siya po ay Newton. Newton per meter cube or kilonewton per meter cube. Okay? So next is the saturated density. Ito naman po ay gamma sat. Of soil is when the voids are filled with water and gamma submerge ay so same pa din po ang gamma sat. Ang gamma sat po or the rho sat ay is equals to mass total over volume total. Kaso lang sa total na to ang tubig ay meron na filled na po. So ibig sabihin 100% na po ang saturation. Pero doon sa density M na mass total over volume total, yung S neto ay not equal sa 1. Pero hindi rin siya less than 0. So meron pong value ng S evidently dito sa density. Pero ito may value din pero siya po ay 100% na kasat. So to get the submerged density or the effective unit weight, effective density of the soil is equals to, ba't mo ng formula? May formula to ah. Ayan. Psat. So tatanggalin mo lang yung rho ng water. So effective daw po pag tinanggal na po yung tubig dito. So pag kuha mo yung saturated minus ng water, ang tawag po dyan ay submerged density or the effective unit weight. Okay? So by definition itong dry, syempre ito naman ay density in dry state. Nasa dry state. So ang mass na lang po kukunin dahil dry soil ay itong mass ng
total over the volume total. Same pa din, meron pa rin siya ng air at saka water yung volume po ng total ng soil. Kasi ito ay karamihan lagi ay nasa current state. So, siya po ay basa. Okay. So, ayan, but saturated dry and submerged unit weight ay gamma and defined in similar matter. So, kung siya po kanina ay in density, gamma din po ay pareho. So, here are the use of, here, use the weight kilonewton instead of mass in kilogram. So, ayan na po. So, normally, the soil, specific gravity, ito po yung ranges. Ano ang specific gravity na alam na alam nyo? Specific gravity? Ang specific gravity po dito, GS. Anong 9.81? Unit weight yun. The unit weight ng water ay 9.81. Tama? Kilonewton per meter cube. Tama po ba? Pero ang unit weight ng water ay ang specific gravity ng water ay ilan? Siya po ay 1.0. Tama po ba? Mas magaan ang tubig kaysa doon sa soil. Pero mayroong isang fluid na pinaka mabigat sa lahat. Ano yun? Specific gravity ng? Mercury. The mercury. Mercury is equivalent to 13.6. Evidently, 10 times na mas mabigat dito. Ang specific gravity din po ang dahilan kung bakit hindi naghahalo ang tubig at langis. Ang specific gravity ng oil ay equal sa ranges from 0.8. So, medyo nasa ibabaw lagi yung oil. So, normally, ang soil ay nandito po nag-range. 2.6 to 2.8. Meron mas mababa. Siguro ay iba na rin yung property pero sa parin ay kinukonsider as soil. Okay? So, yung discuss kanina ay puro merong mga unit. Paano naman ang may mga walang unit? So, meron tayong problem dito na ang tinatawag ko ito ay parametric condition. Consider a fraction of soil where volume ng S, IBS, is 1. The other volumes can be obtained from the previous definition, sabi. So, we have the E, ito ay voids, tama? Volume ng voids. E, at ito po ay water ay S. Water content is equals to weight ng water overweight ng solid. Tama po ba? Ay. Ito, dito po nag-define. Ano po ang weight ni water? Kung hahapin natin yung weight ng water. SE gamma or rho W overweight ng solid is equals to G rho W. So, kakanselin mo to. So therefore, ito po ang aking laging concern sa po ay nasa GS. Water content times G E times S. So it's either ito ay gamit na gamit para mas madali tandaan GS. So dito rin po nang galing. Gamit lang po yung mga parameter na ito. Okay? So tingnan nyo. Ayan, ito na nga. Oh. Porosity N, volume ng voids over volume total. Check po. The volume ng voids, ito yung volume ng voids. Tama? Volume tapos mass or weight. So, E over 1 plus E.
Okay, okay. Ito po. So, ayan. So, volume of voids E, volume total, 1 plus E. So, ito po yung another example. Kasi po, dito po sa mate volume relationship, dalawa po ang binibigay. Yung merong unit at saka walang unit. Ano yung mga walang unit na sample? Ito po yung guess. Ano po yung guess? Specific gravity, unitless. Water content, percent. E, void ratio, from ranges from 0 to 1. S is the percentage 10. So, ito po ay unitless. Isama po dyan si porosity N. So, pag ganyan po ang given, malamang dito mo sila ibabase sa mga ganitong mga formula. Pero pag mayroong mga unit, ito po ang anyong babasihan. Ito yung merong unit, ito yung unitless. So, yan po ang pagbabasihan yung formula. As doon po sa last video, doon sa in-upload ko po na yung mga hindi na nakakapanood, ang technique po dito sa weight-volume relationship, mag-i-start ka lagi kay gamma dry. Kay gamma dry. So, gamma dry ka mag-i-start, then susunod kay Guess. Susunod kay Guess sa gamma dry ulit. Yung gamma dry na equals to gamma moist over 1 plus W. So, mamaya i-discuss po natin doon sa mga problem. So, ito po yung mga formula. Check natin. M total, mass total over volume total. Ito po yung mass total. Tama po ba? Mass total. So, GS, SE, nilabas na yung PW or the density, 1 plus E. Wait lang po ha. So, makita nyo, then also the gamma sat, mass total, volume total, S, E, gamma W ulit. Bakit po hindi sinama yung S na dito sa saturated? Ayan o, G, mass total is G, S, gamma, unit weight ng water, plus E, E, S, dapat diba? E, S. Bakit po walang S? Kasi po, saturated siya. Ano ang S dito? 100%. Consider S is equals to 1. So, tinanggal na po si S po dito. Okay. At si PD, M, ito. GS rho W over 1 plus E. Lagi pong volume total, lagi pong karamihan ay nasa baba nito. So, marami lang pong formula unlike sa fluid or fluid mechanics. Siya po ay sobrang dami na formula. Ayan. Pero ang iniisip ko lang diyan or ang lagi ko lang tinatandaan ay si gamma dry, gamma moist at gamma sat. Yan lang. Dire-diretso lang. Gamma dry is equals to weight over the volume or G gamma W over E plus 1. Tama? Pagka hindi mo makuha ang tanong dito sa gamma dry with between this one, kay gamma, kunin mo ang ano kay Guess. So, hindi mo pa rin makuha kay Guess. Meron pang isang formula si gamma dry. Which is equals to gamma moist over 1 plus water content. Pag hindi mo pa rin makuha yan dyan, banatan mo na siya dito sa gamma moist. Pag wala, kay gamma sat. Okay? Ito po. Itong zero air voids na to. Ito po ay galing lang yan kay
gamma dry. Paano siya nanggaling? Gamma dry ay teka lang, malobat na yung isa kong phone. Ang gamma dry ay G gamma W over 1 plus E. Tama po ba? So, lumabas na to. Ito yan. Kaso lang, yung E, yung guess po, diba? Ito po ay zero air voids. Ano ang nawala dito? Hello? Ano ang nawala dito? Air. Ibig sabihin, marami na siyang tubig. Tama? Natanggal na mas marami na po yung tubig kaysa sa air. So technically, ito ay 1. So, ano mo itong E kay G gamma W over 1 plus G W. Di ba parehas lang nito yan? Hindi ko siya tanda, promise. Ang tanda ko lang ay si gamma dry. Kaya gamma dry ka lang po talaga mabubuhay dito sa weight volume relationship. Okay? Gentle reminder, try not to memorize the equation. Ayan nga. Understand the definition, develop the relationship from phase diagram with Vs is equals to 1. Ayan, yung katulad kanina, nag-drawing lang. Di ba? Assume Gs is 2.5 to 2.6 when not given, pero pag hinanap siya ay makukuha naman. Do not mix the density and unit weight. Alam naman natin ang density is mass and the unit weight is weight. Okay? Soil grains are incompressible. Their mass and their volume remain the same at any void ratio. So tandaan nyo, ha? Ang kanilang ratio so ay ang mass and ano ay the same with void ratio ay the mass and the volume remain the same at any void ratio. So, please, tandaan mo ito, ha? Okay? Suggestion, ayan. I-drawing nyo po ito. Ito ang bubuhay sa inyo para hindi na po mag-memorize na sobrang dami. Okay? Okay, so we have this problem. Problem number one. The net weight of soil sample before drying is 200 grams. And it's oven dried. Ba't ba meron pa rin ano? And oven dried with the weight is 155 grams. The volume of the soil before drying is 125 centimeter cube. The specific gravity of soil is 2.65. So meron tayong hinahanap moisture content. Ano ba moisture content? The water content. The void ratio E. Wait lang, ilipat ako ng slide. Kahit nga yung adoption ng technology, kung hindi yan mga software lang, hindi po yan mapapa-adapt tayo. Di ba? Ang takat ng pag-install ng ano eh. Ay, nandito pala yung ano ko. Actually, meron kami ganyan na ginagawa ngayon. Hindi pa rin ma-adapt sa ano, sa community kasi yung mga barangay na wala na silang website eh. Oo. At least they search on food commercial. Dahlits. Isa din lang ako mag-invent dyan. Oo. Oh, tumatagal tayo, nakakaasar. Ito na nga lang ulit. Kasi yan yung sample na may Gcash doon sa kabila, wala eh. Pag wala talaga, di ba natin lang yan? So, ayan po yung problem. So, nabasa, water content. Void ratio E and degree of saturation S. Pansinin nyo, anong hinahanap? Puro parametric condition. Wala pong unit, unitless. Pero ang mga given, tingnan nyo, ano ang mga given?
meron tayong mass ng soil, mass ng soil na wet na ay 200 grams, mass ng soil dry ay 155 grams, at ang volume ng soil ay 125 centimeter cube. Okay? Pansinin nyo, ano ang merong lahat? Meron siyang mga unit. Tama? So parang contradicting, ang hinahanap ay yung water content, ay yung mga walang unit, pero ito ay may mga unit. So, simple lang, ano ba ang water content? Kanina, water content is equals to mass ng water over mass ng soil or solid times 100. Tama po ba? Paano mo makuha ang mass ng water? Given yung mass ng wet at mass ng dry. So, kailangan natin siyang E minus 155. All over, mass na solid will be equals to 155. Ilan po ang water content? Wala pa ang 29.03%. So we have the water content. Ito po ang mahirap na susunod na problem, yung E. Ang gagawin nyo po kasi ay maghanap kayo ng equation na merong E. At karamihan na merong E ay E is equals to volume ng voids over volume total. Tama ba yun? Ay, asan na? Diba? Hanap tayo ng volume E. Pwede siya sa may GWES. So, meron kang W. Pero hinahanap mo rin yung S. Meron kang G. So, ano na naman. So, ang technique po dyan, ang una, mag-i-start ka kay gamma dry. Or si density dry. Again, ano po si density dry? Mass ng soil over volume total. Ano po ang mass ng soil? Meron dyan, 155 all over 125. Therefore, the density dry is equals to, pakicompute? 1.24. 24 grams per cc or centimeter cube. Ay, sorry. So, meron tayong gamma dry. Sir, nakuha nga natin yung density dry. E yung hinahanap. Tandaan natin, itong density dry, based doon sa phase kanina, yung merong air, water, at saka soil. Di ba meron siyang ganyan? Ang gamma dry po dyan ay G, rho ng water, over 1 plus E, or mass ng solid over volume total. Ang volume total E plus 1, mass ng solid, ito po yung kanina, ay G, rho ng water. Kung tandaan nyo po sa drawing. Tama? Evidently, nakita mo na yung E. Present na. Kaya ng sagutan? Kaya ng sagutan. This is 1.24 is equals to G given 2.68 times density ng water in grams per cc. 1. Very good. 1 plus E. Therefore, E is equals to? Kaya 1.16. So meron na tayong value ng E. Dahil meron na tayong value ng E, S. O, ang gagawin nyo na naman, maghahanap na naman tayo ng formula na may S. Di ba? Paano po yung S? So, again, kay gamma dry. At sabi ko sa inyo, kay dry. So wala naman S dyan. Susunod po, sagutan natin kay Gwes.
Tapos na yan? Is equals to 1.16 times S. Ano kasi wala dito si Sir John S is equals to tama po ba? 67.3%? Pares tayo nakuha. 67.07. Ay, sorry, sorry. 07, sir. 07, sir. Ah, 07, sorry. So, ayan po yung ating S. Okay, naiintindihan po ba? Dahil naintindihan nyo, medyo naintindihan na kami nakagets naman. Another GCash problem number one. Ito naman po ay 50. So, pakisagutan po, paki-DM po again yung sagot kung meron. Okay?
yung isi-send yung buo na po lahat, the dry unit weight, the void ratio, and porosity. Dito po sa problem na to, magagamit niyo po, hindi niyo magagamit si gamma dry na G gamma W over 1 plus E. Hindi niyo pa rin magagamit si GWES. Okay? Pero meron daw yung isang gamma dry na ano, na gamma moist over 1 plus W. So, ito ang magagamit nyo sa gamma dry. May nag-send na po si Cabildo John Emerson. So, siya ulit kanina. Tama. Siya ulit kanina. Meron na po siyang 50 load. So, isa pa po. Wag mo ibigay yung sagot mo. Hahampasin kita. Isa pa. Hindi po hinahanap si gamma sat. Gamma dry po ang hinahanap. E, porosity N, and degree of saturation. Miss Hana, hindi po tama yung sagot mo. Miss Kagalingan, hindi po tama ang sagot mo. Ay, excuse me. Bakit may saturated unit weight? Hindi po hinahanap si saturated unit weight. Ang hinahanap po ay si dry unit weight. Ano po yung sagot mo, Miss? Hi, Sir Beronia. Ito po. Pwede niyong gamitin to. Gamma moist. Ayan o. Moist. Moisture content. Ayan o. O, edi tapos na yan. Tapos saka ka na mag ganito. Ayan. Ang huli pong nakasagot ay si Abrigo. So dito po ay si Sir Emerson. Emerson ba yon? Si Cabildo. Nakaka-isandaan na to ah. At si pakalan ito? Abrigo. Miss Abrigo. Tama? Sige po.
Pakisagutan po, last GCash problem po. Ayan. May sumasagot ba sa problem number 3?
Hello po, meron na naman. Teka lang. May nakasagot na po. Tatatlo lang yata silang estudyante ko. Actually, mali si ano, Ma'am Hana dun sa ano. Sa G. Oo, medyo may something. Si Oo, tama pala po si sorry. Tinek ko yung ano. Hindi pala, tama pala si ano. Ang tumama po ay si tawag dito. Si Emerson na naman. Bigay mo na lang sa iba kay Non. Ito si Piolo Non. At si Piolo Non lang. Didiscuss natin last problem na din. So i-discuss po natin paano po siya. So given po ng soil, the density is, ang hirap na naman, magaan na naman ako. Ayan, the density po dito ay ito. Pero ang sinabi, density, for a given soil, ito po yung density. Hindi sinabing siya daw yung gamma dry, gamma wet, gamma moist. So ang density po niya ay ito, at ang ano ay 0.3. Nahanap void ratio at specific gravity ng soil. Okay? So, alam natin, the N is I. N is equals to volume ng voids over volume ng voids over volume total or E over E plus 1. Ganun po kadali. 0.3 is equals to E over E plus 1. Solve E is equals to 0.42 or 43. So, ayan po yung E. Paano mo makuha specific gravity ng ano ng soil solid? Paano po siya makuha? Ang gagawin mo lang si 2180 density yan ha, i-divide mo lang sa density ng water. Ang specific gravity ng density ay 2.18 ng solid. Ayan po. Tandaan niyo po, density lang 'to. Hindi po siya density wet, density dry, density moist. Ibig sabihin, density lang po ng soil mismo. So, ang gagawin mo lang, i-divide mo lang siya sa 1,000. Ayun na po yung sagot. So, tama po si Non. Si Cabido, sige. Siya na naman ang tumama at saka po si Non. Ay, wag ka na pala, Non. Ang dami mo na eh. Give chance to others. Yung sumagot na lang din si Barniso. Sir, John. Si Emma, maraming sagot. So, si Emerson. Sino? Oo, wag na yon. Okay na yung 100 sa'yo. Punyeta ka, ang dami mo na eh. Umaya, dito ka na kumuha ng baon ng isang linggo eh. Ay, wala pa ng baon. Hindi mo pala pumapasok. Wag na yung si Emerson, no? So, si Piolo at saka si Barniso. John Hael. Yun po yung nakakuha ng sagot. So, basically, kung hindi nyo maintindihan, may video naman po na naka-upload at mas maayos po yung discussion doon.
at mukhang yung iba po ay nakagets. Mahirap po kasi talaga kayo isa-isahin kung nakagets kasi tayo ay naka-online. So, yung mga nakakuha po ng sagot ay naka ano naman to? Naka-save naman yung inyong mga ang tawag dito, chat sa akin. So, i-chat na lang siguro ni ng mga representative ng mga DC, BET at saka BSCE kung ano sino po yung nakakuha at bibigyan ko po sa inyo ng mamaya. I-send ko po agad mamaya pag nakuha ko po na yung number ng GCash ninyo. Okay? Kung wala na pong tanong, see you again next meeting. Soil classification. I-send ko na po sa MS Teams yung mga plates ninyo. Ang plates po ang pasahan ay sa katapusan na po ng August. And mag-e-exam po tayo pero feeling ko take home exam pero meron lang po siyang duration ng oras. Okay? Na ipapasa. Para po doon. I-discuss ko na lang po siguro 3 or 4 na lecture. Matatapos natin 'to bago matapos ang August. Okay? Pasensya na, mag-adjust talaga tayo ng klase. Hindi ko naman po sinasadya na magkasakit din ako. Kung sayang yung oras na yon at natapos na sana natin. Pero kung hindi, I will extend po the class. Pasensya na po kasi major course po kasi ito ng CB. Okay po, kung wala na pong tanong, see you again po next meeting. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir.